Magandang maapon mga kakarwash at mga kabendo. Flex ko lang itong aking 3-in-1 na bendo na ginawa. Sa last video ko po, dapat ang gagamitin kong foaming tank ay itong drum na ito. Pero medyo nagbago pong isip ko. Okay naman sana siyang gamitin. Naisip ko lang, baka kasi yung itatagal. Okay naman, hindi naman siya sumisigaw. Ang problema lang, ang naisip ko, baka yung itagal niya. Baka hindi siya tumagal. Unlike dito, na pang matagalan na talaga. So, pinalitan ko siya. Ginawa ko na lang siyang water storage ng aking water pressure. So, bali ngayon, ang ipakikita ko sa inyo yan. Good to go na yan. I-install na lang doon sa paglalagyan ko sa lugar. Papakita ko sa inyo kung maganda ba ang shampoo na kinalabasan niya. Automatic po yan, ha. Auto-repeal lahat po yan. Walang alalahanin. So, for testing po tayo ngayon. Isa pa po pala, yung dapat lalagyan ko din siya ng alarm system. Pero kinancel ko din yung alarm system kasi medyo maingay. Eh, medyo mataw dun sa maraming bahay. Maraming bahay doon, kaya tinanggal ko na lang, hindi ko na itinuloy. Na kaya naman kung gabi na may gumagamit tapos medyo may kalokohan, mag-a-alarm siya. Medyo makakaabala tayo na natutulog, kaya tinanggal ko na lang yung alarm system. Medyo maingay po dito sa aking lugar kasi nasa tabing kalsada. So testingin po natin. Ito naman po kahit hindi ko lagyan ng alarm system, wala naman po pag-asang pumasok dyan ang piso. Itatapon niya lang yun na itatapon. Wala pong pag-asang makulusot dyan ang piso. Ganyan lang po yan. Testingin po natin itong aking shampoo. Opya. Yeah. Maganda po ng shampoo niyan. Kapit na kapit po, hindi namamatak. Hindi po siya matubig. Sulit na sulit po yan. Kung sa motor po yan, ayos na po yan, sulit na sulit na. So mapapansin nyo po, hindi siya namamatak. Unlike po doon sa iba na matubig. Ang advantage po niyang hindi matubig, napakatipid niya po sa konsumo sa tubig. Talagang bubbles lang po, foam lang po. Foam lang po talaga inilalabas niya. So, yung kung maiisip niyo po, yung consumption ng water niya, napakatipid. Tapos napakatipid din po ng consumption ng shampoo. Kasi talagang foam lang ang lumalabas. So, sa isang minuto po, sulit na yon. Bali po yung mga ginamit kong materyales dito. Siyempre, kesa bibila ako ng mga materyales, kung ano yung mga nagkalat ko lang sa likod bahay, siya ko nang ginamit. Para medyo makatipid tayo. Yung tubig ko, hindi ko pa nilalagay. Yung water pressure, hindi ko pa po nilalagay. Hindi ko naman po kailangan i-test yun, kaya hindi ko muna inilalagay. Hindi po, kita-kita nyo ang aking lagyan ng shampoo para mamonitor agad. So, monitor nyo po agad ang laman niyan. May submeter na rin po siya, lalagyan ko rin yung submeter ng tubig para pang-install po talaga siya sa mga iba't ibang lugar. Yun lamang po, salamat po mga kakarwash.